Welcome back to this channel where we do product photography and photography tutorials, photography reviews at marami. So today, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang tether tubing. So, guys, dahil dito, papakita ko. Oops, teka lang. Nagutom ako eh. Merienda mo tayo. So, shout out nga pala sa Empathy. So, mamilipid dito, pare. Nilink ko sa description ng FB page ng Empathy nila. Sarap. So, kanina tao nag-guys dito ng shoes. Bago ako mag-shoot ng video. Nilipin mo nga kasi nag-lipin mo. Sarap. Tapos may nachos pa. Yung nachos nila, naubos ko na. Solid. Sarap. Luto ng sempre. Kaya lang luto ng mga. Roll that intro muna. Go! Empathy, number one. So yun nga guys, ano nga ba yung tether tubing na tinatawag nila? So, pag-uusapan natin is, yun nga, ano ang tether tubing, ano yung mga kailangan mo para mag-tether shoot, at bakit napakahalaga ng tether tubing, especially kung walang dual SIM card, memory card slot, yung camera natin. So, in my case kasi, 6D Mark I is single slot lang siya. Ang ginagamit kong backup is yung pang-tethered. Tuturo ko sa inyo kung paano gawing backup yung tethered shooting. So, let's dig in guys. So, ang unang-una mong kailangan is ang tethered cable. So, ang tethered cable, yung mga branded is around 5,000 to 8,000. Depende sa gano'n siya kahaba. So guys, kung nanood kayo ng mga Lazada series ko, yun nga, yung pinakamurang battery, pinakamurang memory card reader is nabili ko sa Lazada. Nakabili rin tayo ng murang tethered cable. Ito is galing sa Selence. Yung Selence is third party na camera brand maker. Oops, ito yung ating reflector. So yan, 5 meters na siya. So makapal yung design niya guys. Buksan natin. Yes. Tapos, gold-plated yung mga ends niya. So guys, papakita ko sa inyo kung paano nga mag-tether shoot. So kailangan nyo ng tether shooting cable, yung compatible sa camera nyo. So almost lahat naman ng camera ngayon is tether cable compatible. Sa, ito sa, in my case is USB 2.0 siya. Ang mga bago ngayon is yung USB Type-C na tinatawag nila. So, check natin ha. So, una is yun, ilalagay natin dito sa ating AV out ng Canon 6D guys. So, more on Canon talaga yung pag-uusapan natin. Refer na lang sa manual sa other camera brand. So, yan. Galing to, ito, papunta to sa computer. So, punta natin sa computer. So guys, upon turning on ng camera mo, is yun, madedetect agad ng software ng EOS utility nyo, yung camera nyo. So, pop up yung screen niya agad, and mamimili ka. So, download images to your computer, remote shooting, and camera settings. So, usually, pipili natin remote shooting. Napa-importante na ito guys. Yun, so, yan, tuturo. Magkakaroon kayo ng side panel dito na makikita nyo yung settings ng camera nyo. Is yung shutter speed, yung f-stop nyo, yung aperture, yung ISO nyo, and other settings. And makikita nyo rin yung mga live view shoot nyo for styling. So usually ginagamit ko talaga yung live view shoot ng software ng Canon. May other third party, yung Adobe Lightroom. Pwede rin mag-tether shoot doon. And yung other photographer, ginagamit nila yung tawag doon, phase 1. Yung sa phase 1, hindi ko alam yung software na yun, kasi hindi ko siya ginagamit. Sanay ako sa workflow ng Canon. So, one of the settings na dapat na ituro ko sa inyo and bakit ito important is number 1, ito,
yung tethered shooting, yun nga, kinetether natin sa computer natin, kinukuha niya yung data sa camera mo and sa tinatransfer niya sa PC. So, isa sa mga pinakamahalagang function nito is yung dual saving. Nagsisave na pag shinutter mo, for example, ayan, live shoot natin. Nakaon na ba yung mga strobes ko? So, yun, ay kita mo madilim. So, try natin yun yung mga strobes ko. So, on natin yung strobes natin. So, yan. Makikita natin. Nag-shooting siya. So, yan, guys. Naka-remote shooting ako. Yan. Tapos, nakagamit ako ng remote. So, nakita nyo sa function na to. So, test shot ko muna. Oh, naka-live view pala. So, yan yung framing. Oh, pag hindi yung nag-flash, black frame. So, close muna natin yung live shoot. Yung live shoot niya is yung purpose nun is for framing. Nakalimutan ko i-set up sa camera yung live shoot niya. May function dun yung camera natin, especially yung mga full frame, is yung exposure compensation. Ibig sabihin, ine-expose niya correctly pag nila live view mo. Pero, pag tinanggal mo sa live view, is mag-expose siya according sa settings mo ng flash. So, palik muna natin dito. Single drive muna natin. So, try natin i-shoot. Okay, umilaw lahat. Other functions, quick preview. So, yun yung huling shot natin. Try natin i-shoot. 1, 2, 3. Yun, may ilaw na. Nakita nyo, eto. So, pwede yan, lakihan. Yan. So, may kulang pa ako na black dito kasi washout yun nandito dito. Nawala yung shape ng ilaw. So, yan. Yun yung purpose ng live view. Pwede ka mag malaking screen na composing. Then, i-on nyo lagi sa camera nyo yung live view yung tingnan natin kung pwede dito. Exposure simulation or exposure compensation. So, tingnan natin kung pwede dito. Huh, wala ata dito. Yun, exposure simulation. On natin. Tapos on natin. Yan. So, ini-expose niya. Yan. Makikita mo. Ang settings niya is... Yan, makikita nyo. Mali kasi yung settings ko ng exposure simulation. May dalawang settings yung exposure simulation. Pag pinindot mo yung shutter, pag nagfo-focus siya, nagsisimulate yung exposure. Pangalawa is always on. Yung always on nun is kahit di ka pumindot, na-exposure simulation siya, nakikita nyo. So, nakita nyo kanina guys, lumiwanag. Lumiwanag, di ba? So, try natin isa ba? Kung... Yan, no? Pag fino-focus mo, yan. Lumiliwanag siya. Yun yung unang function. Yung pangalawa is always on siya, yung exposure simulation. So, yan. Makikita nyo yung pag-focus nyo. Isin natin. Ayan. Naka-focus. Ayan. Tapos, makikita mo kung naka-focus ka talaga. Ayan. Tingnan natin dito. Ha? Nice ko lang yung framing. Ayan. Oops. Yun o, nagliliwanag siya. So, settings yun sa camera. So, I recommend always on. So, yan, nagko-compose tayo, di ba? Pwede ka mag-compose, purpose yan. So, pag kinlose natin yan, pag nag-shoot tayo, lalabas yung sample image natin. Yan o. So, isa pang shoot natin. Yan, guys. Nakikita nyo yung image. And, one function yon ng tethering is nakikita mo na nakapag-focus ka live view, nakapag-frame ka live view, na-check mo kung sharp ba yung image mo. Yan. So, dito makikita mo. Tapos kung tama yung framing mo. Tama yung exposure mo sa monitor na calibrated mo mismo. And susunod is one example kung bakit mahalaga. One of the best function kung bakit mahalaga is tether shooter. Sinabi ko is kailangan mo ng backup.
So, single memory card yung ginagamit ng Canon 6D. So, may mga ibang high-end na camera, dalawa yung card, isang CF, isang SD. Pwede mong iset yun as backup yung isang memory card. So, magiging dual yung saving. So, since wala tayo nung ganun sa ating camera, nakikita nyo to, guys. Eto. Pag pinrest nyo yan, nakalagay computer only. Pag nakalagay dito, memory card only. Pag ito, computer and memory card. Tapos pwede ka mamili. In RAW plus JPEG mode or only transfer JPEGs to computer. So, tick mo lang yan, okay mo lang yan. So, kung ano yung settings mo dun sa camera na naka-RAW ka, RAW din yung natatransfer sa computer. Okay mo siya. Then, preference mo, yung destination folder. Ang settings ko kasi, gumagawa ako lagi ng folder sa desktop. Tapos make new folder. Ang ginagawa ko is yung project name. For example, yung client ko ngayon is Osida Light. Okay. Okay. Yan. Okay na natin yan. So, yun na. Doon na siya mapupunta. Tapos, okay mo lang siya. Pag nag-shoot tayo, di ko alam bakit nag-gan. So, yan. Lagi nyo on yun. Pag nag-shoot kayo, nagpapalit yan yung, ano, tapos pumapasok na yun dito. Ayan, no. Nakita nyo. Extra large icon sa atin. Ayan, no, guys. Nakasave yan sa computer nyo and nakasave din yan sa memory card natin. So, yan. Nakasave na sa computer nyo, nakasave din sa memory card. So, ito yung dahilan kung bakit nire-recommend ko sa inyo yung tethered shooting. Nakita nyo guys, eto, nagbago na siya yung icon. Parang nakasave siya sa laptop, then nakasave din siya sa camera. So, nagsave sa camera mo, nagsave sa laptop mo. Just in case na may bumigay na isa, may backup ka na mga images mo. Which is, di ka mapapahiya sa client mo. So, na i-deliver mo siya on time. May mga experiences ako na nabubura ko yung mga images sa memory card. Nagpo-format ako. Buti na lang naka-tethered shooting ako lagi sa laptop na dala ko on-site. Nakasave ako ng mga images. Nakakahiya kasi na i-approach natin yung client natin na, "Ma'am, ang pinaka-reason mo is, ma'am, sir, nabura ko po yung image nyo. I can offer you reshoot." Yun yung isang goodwill. Pwede mong i-offer ng reshoot. Pero, parang hindi ka professional sa akin, ha, para sa akin, yung way na ganun. Eh, paano kung one time, big time lang na dumating yung shipping na yun, tapos pangbenta na agad yung items, napakawalan na nila yung items, paano na yung reshoot? So, wala na. So, yun yung best option pag single memory card lang yung camera mo is naka-tether shooting ka. And I always recommend tether shooting, food photography, food photography, sa portrait photography, sa product photography. Yan. So, napakahalaga na ito. So, yan guys. So, thank you for watching. Sana may napulot kayo. And guys, kung nagugutom kayo, umorder kayo sa aking tropa na si JC, ha? Yung empathy nila, solid, sarap. Pating nachos, ang sarap. So, naubos ko na pala. Maraming salamat. Have a good day.